Okay, start ko na kayong i-present. Kita niyo na yung blackboard? Apo, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you for answering. So, as for today, we're going to talk about geometric sequence, geometric means, at saka geometric series. Kung naalala niyo yung meron tayong arithmetic sequence, arithmetic means, saka arithmetic series, no? Yung arithmetic series yun yung sum. Dito naman, yung sum naman ng geometric sequence is yung geometric series ang tawag. So, isa-isahin natin, no? Let's start with, okay. Let's start comparing geometric sequence from arithmetic means. Sa arithmetic means, para makuha natin yung susunod na sequence, ay arithmetic means, arithmetic sequence pala, sorry. Sa arithmetic sequence, para makuha natin yung susunod na sequence, ano yung unang natin hinahanap? Pattern po. Common difference po. Okay, common difference. So, yun yung importante. Malaman mo yung common difference, no? So, ang gagawin mo, i-minus mo, di ba? Arithmetic means plus and minus lang naman yan. So, dito, i-minus mo yung eto dito, pa-left, no? Para makuha yung common difference, which is 1. So, minus ka ng minus. And then, pagka nakuha mo yung common difference, plus ka naman ng plus para makuha mo yung kasunod na sequence niya. Ngayon, what do you think? Itong sa number 2, may common difference siya? Wala po. Wala siyang common difference. Pero sa tingin niyo, paano nakuha yung pattern? By times multiplying po. Multiplication po. Ah, okay. So, minultiply mo ng ano? By 2 po. By 2? By 2 po. Okay. That is what we call the common ratio. Bakit nga ba tinawag na ratio? Kasi i-divide mo yan. Ba, ratio? It is in division. Nyari A is to B. That is a ratio. So, ito, this one, ganun din. Magsimula ka rin dito, divide mo dito. No? Sa arithmetic sequence, mula ka rito, minus. No? Dito naman, magsimula ka dito, divide. So, yung common ratio niya would be 14 divided by 7. That is why yung common ratio niya is 2. Sabi nyo nga, multiply, di ba? That means, mumultiply nyo lang sila sa common ratio. 7 times 2 is 14. 14 times 2 is 28. 28 times 2 is 56. And so on and so forth. Nag-gets nyo na yung pagkakaiba nila? Opo. Okay. So, ulitin ko ha. Arithmetic sequence, ima-minus mo mula rito, papunta dito, para makuha yung common difference. And then, ia-add mo yung common difference sa bawat sequence. Dito naman, i-divide mo from here, papunta dito, para makuha mo yung common ratio. And then, pag nakuha mo yung common ratio, mag-multiply ka ngayon dito, no? Nung common ratio. I-multiply mo sa common ratio. Ganun lang yung kasimple yan. Para malaman mo kung arithmetic sequence siya or geometric sequence. Okay? So, siguro naman alam ninyo yung susunod na magiging question dito. Dito, sa palagay nyo, arithmetic sequence or arithmetic or geometric sequence? Geometric. Geometric. Bakit, Balong? Kasi po, ano? Ay. What is? Kung hindi po common difference. Kung yeah, hindi siya common kasi hindi siya common difference. Ganun na lang yung pag-check nyo. Pwede. Kung ganun na diskarte mo, okay lang. Pero what if I ask you, what is the common ratio? Kasi this is divide mo, geometric, di ba? Okay, divide mo to dito. So, what's the common ratio? 1/2. 1/2. Okay, very good. 1/2. Or 1:2. Okay? So, how about number 4? Arithmetic. Okay, arithmetic. Ano ang common difference? 5. Okay. So, ganun lang kadali, no? Madali lang. So, that means,
bago mo kunin yung sa geometric sequence para makuha mo yung kasunod, kunin mo muna yung common ratio and then i-multiply mo na lang i-multiply, no? So let's see here. Okay. Eto. Ma'am. Yes? Ma'am, pa-admit daw po si Bea. Auto-admit to, iha. Sabihin mo sa kanya, kung hindi siya makapasok, refresh niya yung page niya. Kasi auto-admit to, automatic siyang ma-admit kapag nag-join siya. Okay? Pakisabi na lang sa kanya. Okay. Ma'am, nandiyan na po siya. Oh, sabi sa inyo, auto-admit yan eh. Now, dito, can you please tell me what's the next geometric sequence na to, ah? What's the next sequence here? 40 po. 40. Very good. Paano mo nakuha ang 40 iyo? What is the common ratio? 2 po. 2. Okay, very good. How about here? What is the common ratio? 1/3. 1/3. Okay, so i-multiply natin sa 1/3 ngayon. Yung 36, i-multiply mo sa 1/3, naging 12. Ngayon yung 12, i-multiply mo sa 1/3, it is the same as 12 divided by 3, di ba? Okay, so what is 12 divided by 3? 4. Ngayon yung 4 naman, multiply mo uli sa 1/3, that's going to be 4 and 1/3, or 8 over 3. No? Pwede siyang in fraction na. And so on and so forth. Okay po? So, ganun din. May first term ka, may second term ka, may third term ka. So, yung a sub 1, a sub 2, a sub 3, and so on and so forth. No? So, ito yung a sub 4 mo. Yan yung ngayon. Let's see here. Dito sa page 7 ng module nyo. So, nag-base muna ako sa module nyo, ha? Okay. Ito. Paano kung tanungin ko naman, for example, dito, meron ka mga series. And then, pinapahanap sa inyo yung 7th term. No? So, kung sa arithmetic series, meron din tayong formula ng arithmetic series. Arithmetic sequence pala, I'm sorry. Meron din tayong formula ng pagkuha ng a sub n. Naalala nyo sa arithmetic, that is a sub 1 plus n minus 1 times the common difference. Dito meron din. No? Pero pwede nyo imano-mano. Katulad nung ginawa niyo yung una, minanuman niyo muna, nag-plus lang kayo na nag-plus. So, you have to determine first the common ratio. What is the common ratio? What is the common ratio here in number 1? 2. 2. Okay, so the common ratio is 2. So, multiply ka lang ng multiply ng 2. So, ano yung kasunod ng 12? Yun yung pang a sub 4, no? So, we have a sub 4, a sub 5, get your calculator please para mabilis tayo. A sub 6 and A sub 7. Ang hinahanap kasi is A sub 7. Okay? So, mula rito sa A sub 3, multiply mo ng 2, that's 24. What's next? 38. Okay. Times ulit, 48. Times ulit, we have? 96. Okay. So, ano yung pang 7 term? 192. Ha? 192 po. 192. Okay, so yan yung sagot dyan. Now, may formula syempre yan. No? Kaya nga tayo, kaya pinakita ko lang sa inyo kung paano yung mano-mano. Kasi paano kung sabihin ko, what is the 28th term? Alam naman, imano-mano mo yan. No? Matatagalan ka. So, what's going to be the formula if we're dealing with geometric sequence? You have to use a sub n is equal to, since alam mo naman yung a sub 1, given yung a sub 1, yung ratio, alam mo rin yung ratio. And then, raised to n minus 1.
magiging exponent ngayon yung n minus 1. Kung dito, minultiply lang siya sa common difference. Ito naman yung ratio, i-raise mo sa power ng n minus 1. Okay, so let's use this as an example, okay? So, kukunin natin yung a sub 7. It is equal to, yung a sub 1 is 3. That is the given. So, we can put 3. And then, yung common ratio mo is 2. So, multiply natin sa 2. We're going to raise it to n minus 1. Since ang n mo is 7, minus 1 is 6. No? So, you have to raise it to the 6th power. Okay. So, what is 2 to the 6th power? So, this is 6 to 4. Okay, very good. Thank you, Iho. 60, pangit ng 6. Wow, sandali. So, 3 times 64. And what's 6 times 64? 3 times 64. It is 192. Okay, gets nyo na? So, all you have to do, get your notebook, isulat nyo itong formula na to. Okay? Okay, tingnan ko, number 2, sino sasagot? Number 2, I'm looking for a sub 9. Using this formula, using the formula, can you please tell me what is your a sub 9? Obviously, magiging fraction to, no? Kasi paliit siya. Walang negative dito, fraction. Hindi katulad sa arithmetic series, arithmetic sequence, papuntang negative. Ito naman, pag papaliit siya, magiging fraction. Hindi siya magiging negative. Magiging negative lang siya kung ang number mo mismo dito is negative. Anyway, sige. Can you please tell me? Wait, sige, I'm going to give you 2 minutes to solve this one. You can use your calculator para mabilis tayo, no? Wait, sino yung bagong dumating? Sino yung kararating lang? Wait, matatagalan kayo dito. Okay, may sagot na si Chris. Thank you very much, Chris. May sagot na siya. Medyo fraction siya na sobrang laki ng denominator. So, this time ito naman. May sagot na si Chris. It's 6 over something. Basta malaki yung ano, kaya mas gusto ko yung makikita ninyo na whole number, no? Itong number 3. Pakisagutan yung number 3. Wait. Hindi nyo yata makita masyado kung okay, sa number 3. Okay. Meron na may sagot sa inyo?
Number 3. Okay, meron na may sagot. Si Chris ulit. Okay, very good, Chris. Okay, pakita natin yung solution. 1 1/2 1/4. Okay, so we have 1 1/2. And okay lang kung may mga sagot din kayo, i-PM nyo lang sa akin, ano, kasi nire-record ko naman yan kahit hindi ko kayo i-acknowledge. And then we're looking for a sub 7. Okay, the given is a sub 1, which is equal to 1. At ano pa kailangan? Ano pa kailangan na given? We have? Common ratio po. Ratio. Okay. The common ratio is 1/2. Ano pa yung given na kailangan? Yung N. No? Don't forget the N. That is actually 7. So we have 7. Okay? Using the formula now, in getting the seventh term, we have a sub 1. So a, ito muna yung formula. Pakita muna yung formula. A sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Okay, we have n minus 1. Okay, let's substitute now. A sub 1 is 1. The common ratio is 1/2. It must be raised to n minus 1. Since we're looking for a sub 7, so ang n minus 1 niya is 6. Okay, so this is equal to, yung 1 kahit hindi na natin pansinin, ano, 1 to the 6 is 1, over 2 to the 6 is 64. So the answer is 1 over 64. Okay? Diretso na, ituloy na natin para matapos tayo agad. So, if you have any question, mamaya, tatanungin ko kayo, ha? So, let's see. Asan ba tayo? Okay. Let's see this one. Okay. Ito yung... Nahilo ba kayo? Okay, may tanong dito. What is the seventh term of a geometric sequence whose fourth term is 128 and common ratio is equal to 4? Okay, so ano yung hinahanap dito? A sub 7. Sabi ko nga, pag nagsasolve kayo, alamin nyo muna yung hinahanap at alamin ninyo yung given. Then, alamin ninyo yung relationship ng given sa hinahanap para malaman ninyo yung solution. So, what are the given? The common ratio po. The common ratio. Okay, very good, Iha. That is equal to 4. What else? Fourth term po. A sub 4. Very good. A sub 4. A sub 4 is 100. 128 po. Okay. Ito yung given. At ang, okay, yung n pa, di ba? Kasi ang hinahanap a sub 7. So, ang n mo dito is 7. If you're looking for a sub 7. Now, ano kayo magiging relationship? Bakit a sub 4 to instead na a sub 1? No? Since ang sa formula, ang involved in getting a sub n is a sub 1. Kaya lang wala tayong a sub 1 dito. So that means, you have to look for a sub 1 first using this one. Okay? Ito yung a sub n is equal to a sub 1 times the ratio raised to n minus 1. Yung a sub 4 mo, gamitin mo yon para makuha yung a sub 1. No? So, yung a sub 4 me is
128. So we're using, we're going to use ASAP 4 here kasi yun yung given dito instead ng ASAP 1. So yun yung hinahanap natin, ASAP 1. And then the common ratio is 4 raised to n minus 1. Since this is ASAP 4, n minus 1 niya is 3. No? So your ASAP 1 therefore is equal to 128 divided by 4 raised to the third power. What is 4 raised to the third power? What is 4 times 4 times 4? 64. Okay, 64. So that means 128 over 64. So ASAP 1 mo is equal to 2. No? Di alam mo na ngayon kung yung ASAP 1 mo, pwede mo nang makuha yung ASAP 7. No, using again the formula ito. Okay po? So, dito actually pwede niyo gamitin yung derived formula ng original formula para makuha niyo agad yung ASAP 1 para hindi na kayo nagaganito. So, pagka hindi ka hindi alam yung ASAP 1, kunin mo yung ASAP 1 using this formula. ASAP 1 is equal to a sub n, yung gagamitin mong a sub n is a sub 4 over r raised to n minus 1. Diba? Yung a sub n mo, ano nga ba yung a sub n mo dito? Asan na tayo? 128. Okay, so we have 100, oops, cancel. So we have 128, yung a sub n mo, 128. Over the ratio, which is 4. Raised to, yung 4 minus 1 over the third power. Andito ka na diretsyo. Diretsyo kinuha mo na A sub 1, no? So, this is equal to 2. That is kung ganito ang case, no? Walang A sub 1. Pwede nyo gamitin yung formula na yun. Ito. To get A sub 1 impromptu. Makukuha nyo na agad yung A sub 1. Just simply substitute it here and then you get 2. Okay, so next. Okay, so para makuha yung A sub n, just follow this formula. Pero this time yung n mo doon is 7. Okay, pag nakuha mo na A sub 1. Now, here in number 2. The third and eighth term of a geometric sequence. So yung A sub 3 mo is 8 respectively kasi, so that means in order. So ito yung a sub 3 mo, yung a sub 8 mo is 1/4. Okay, dito naman ang hinahanap, what is the first term? Kaya lang dun sa formula na binigay ko sa inyo para makuha yung first term, dapat may common ratio ka, diba? Kaya lang wala kang common ratio dito. Sinabi lang, yung third tsaka eighth term is 8 and 1/4 at ang A sub 1, hinahanap. And even the common ratio, hindi mo alam. So you cannot use that formula. Paano gagawin? So you have to get the common ratio using this one. Kung naalala ninyo sa arithmetic sequence, meron tayong the extremes. No? Ang given, yung a sub 3 tapos a sub 8. So that means meron ditong 3, 4, 5, 6, 7. So may apat na arithmetic means in between. Dito naman sa geometric sequence, given yung a sub 3, given yung a sub 8, merong apat na geometric sequence or geometric means ang i-fill up dito. Pero hindi naman yun na hinahanap eh, yung A sub 1, no? So, ang gawin mo lang, hindi mo na kailangan anhin yung kung ano pa yung man dito. Hindi naman give, hindi naman yun ang pinapahanap. Pinapahanap sa inyo is A sub 1 tsaka R. So, all you have to do is get the ratio. Paano nga ba kukunin yung ratio? Okay, so, wala namang R. Wala namang, ano. So, ang gagawin nyo, gamitin nyo rin yung extremes in getting the ratio. Kung doon sa arithmetic sequence, para makuha natin yung common difference,
Di ba ginagawa natin yung pinaka last term is sub 8 for example, i-minus mo sa pinakaunang term na binanggit, i-divide mo siya sa kung ano yung n ito, which is 8. So we have n minus k here. So stick tayo dun sa formula. We have 8 minus 3 naman siya dito, no? 8 minus 3. Yung a sub 8 mo, i-minus mo sa a sub 3, tapos i-divide mo sa 8 minus 3 dun sa mga n nila respectively. Pero dito, para makuha mo yung common ratio using the extremes, ang gagawin mo, okay, so the ratio would be, ito yung magiging formula niya. Kunin nyo muna yung common ratio and then you can get a sub 1 using the original formula. So how do we get the common ratio? It is equal to, okay, meron tayong radical expression na involved dito. Okay, so kung sisimula ka sa a sub n, yung pinaka-last na term na binanggit, over a sub k. Okay? So, i-divide mo lang yung dalawang yun, pero i-erase mo siya, ay kukunin mo yung roots, yung magiging index ng roots mo, ng radical sign mo, would be n minus k. No? So, let's see. We have 8 minus 3. Yun yung magiging index dito. So, we're going to look for the fifth root. Okay? Yung a sub n mo is eto, 1/4. So, lagay natin 1/4. So, we have 1/4 divided by yung a sub 3 mo is 8. Eto. So, lagay natin dito 8. Okay, i-divide muna natin to para makuha natin yung fifth root. Okay? So, we are dividing a fraction to a whole number. Para ka lang nag-multiply ng reciprocal nito. This is, reciprocal ng 8 is 1 over 8, of course. Okay? So, that is 1 over 32. Okay, naalala pa ninyo yung how to simplify radical expression? Kukunin mo yung fifth root ng 1 over 32. Ano yung fifth root ng 1 over 32? Sabi ko nga, mag-ano ka, magsimula ka sa prime factorization. Prime factor mo lang yung 32. Okay, we start with 32. Kasi okay na yung sa numerator, 1 din naman yun. So, obviously, 1 pa rin ang magiging numerator kapag tinanggal mo siya dun sa radical sign. Ngayon, 32, start ka sa prime factor na 2, tsaka 16. And then, from 16, meron kang 2 and 8. And yung 8, meron kang 2 and 4. At sa 4, meron kang 2 times 2. Ngayon, since nasa fifth root yung hinahanap, kailangan i-group mo siya ng lima. No? Limang magkakaparehas. We have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saktong lima lahat siya. So that means, pwede nang, naalala niyo yung sinabi ko, pwede nang magpiansa yung 2 para makalaya siya dun sa radical sign. So, yung 2, yung 2 niya, 5 eh. Diba? Yung 1 over 2 mo, 5 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5. Dito para maging 1 over 32. Ngayon, since 5 siya, pwede siya makalaya dito, diba? Pwede muna siyang ilabas. No? So, that means, the common ratio is 1/2. Para lang dun sa ano, no, kung kunyari iba yung integral, usually kasi mga square root, yung cube root, madali lang. Pero kung ganito, at hindi kayo sure sa kung ano yung sagot dito, i-prime factor nyo lang yung number. And then, i-group nyo. Kung ang index nyo is 5, i-group nyo yung magkakaparehas na 5. Para, ibig sabihin nun, pwede sila magpiansa, lalabas sila ng radical sign. No?
ma-eliminate na natin yung radical sign dito. Magiging fraction na ito. Ito na yung ratio mo. 1/2. Okay? So, 1/2 yung ratio niya. Yung common ratio is 1/2. O, di alam mo na yung common ratio. Meron ka na bang a sub n? Pwede mo na makuha a sub 1. Ano ulit yung shortcut formula ko na a sub 1? You can use the shortcut formula na yan ako. We have a sub n over r raised to minus 1. N minus 1, di ba? So, let's use this one kasi nasa 3 lang yung ano niya. So, that means yung n minus 1 niya is square mo lang, no? Yung a sub n mo is 8 over yung common ratio is 1/2. Yung 1/2, erase mo sa ang n minus 1 mo would be 3 minus 1, that is 2. No? So, dito tayo. So, magiging 8 over 1. Square ng 1 is 1. Ang square ng 2 is 4. No? So, yan. Nag-divide ka na naman dito. It's like multiplying then ng reciprocal nito. Ano ba yung kapaligtaran nito? 4 over 1, di ba? So, times 4. So, that means yung a sub 1 mo is 36. Okay? Your a sub 1 would be 36. 36 nga ba? Ay, sorry, 32. Ay, pagka ganyan yung kinokorrect nyo ako, ah. Minsan kasi iba yung nasa isip ko sa sinasabi ko. So, this is 32. Okay? Okay na? Do you have any more question here? Wala? Okay, kung wala, can you please answer me this one? Paunahan kayo, ah. Yung unang sasagot lang ang i-acknowledge ko. And para sunod-sunod tayo. Okay, gusto niyo magtawag ako. Sige, i-solve niyo, magtatawag ako. Look for a sub 5, a sub 7, and a sub 9. Using the formula, a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Okay? Can I call on? Start tayo sa lalaki. Joros? Anong sagot mo dito? Wait lang po. Okay. Sino na may sagot sa A sub 7? Actually, pag nasagutan nyo na to, madali na lang eh, no? Dito sa a sub 7 and a sub 9. Kasi all you have to do, kung ano yung nasagutan nyo dito, times nyo lang ng i-times sa common ratio. Ganun lang. So, nasa'yo na kasalalay yung tamang sagot, Joros. Using the formula that a sub n is equal to a sub 1 times the common ratio raised to n minus 1. Ma'am. Yes? May sagot ka na? $243, very good. Okay, so kung a sub 5 is $243, ano yung a sub 7? $2,187 po. Okay, very... Wait ha, tingnan ko sino sumagot para mal... Sino yan? Yesha Malorca po. Ah, Yesha. Okay, thank you very much, Yesha. So, ang sagot niya dyan is
2,187. Kasi times ka lang ng times sa common ratio, which is 3. How about the ace of 9? 19,661 po. 19,000, kasi 50,000 ang naisulat ko eh. 19 pala to. Mali yung naisulat ko, tama yung calculator ko pala. Sorry. So, that's 19,683. No? So, times 3 lang ito, and then times 3 ulit, no? Para ka lang nag-times 9. Kasi 3 times 3 is 9. Okay. So, I think, alam nyo naman ang sagutan yung iba dito. No, para makapag move forward tayo sa ibang topic, doon naman tayo sa geometric means. Okay? Ano nga ba yung geometric means? Kung meron tayong arithmetic means, may geometric means tayo. Naalala ninyo yung for example, no, ang geometric ano mo is 2 and 6. Pagka isa lang involved, no? Ito yung geometric mean, yung arithmetic mean niya. Sa arithmetic muna tayo. Diba usually ginagawa natin, ina-add lang natin and then divide by 2, no? So magiging 4 yan. Ngayon, kapag pag ganyan naman at meron pa siyang mga tatlong sequence bago yung pang last, let's say 2, 4, 6, 8. Okay, for example, yung 10 yung pang last, ano yung magiging sagot dito? Diba kukunin muna natin yung common difference using the extremes. And then, saka na natin i-add, ganun na nangyayari, di ba? Now, ganun din sa geometric means. Ito, kapag kinukuha natin yung sixth term, you just have to use the formula a sub 6 is equal to a sub 1 times the common ratio. Obviously, 9 divided by 3 is 3. So, the common ratio is 3 raised to the n minus 1. So, your n mo is 6. Minus 1, that's 5, raised to the 5th power. Okay, yung a sub 1 mo is 3. Ganun lang kadali para makuha yung 6th term. No? Paano kung nandito ang hinahanap? No? So, we have a sub 1 and a sub 3 here. So, pwede mo din gamitin ito. Kaya lang, hindi mo alam yung common difference. If you're going to use the formula that a sub n is equal to a sub 1 times the common ratio raised to the n minus 1, hindi mo nga alam yung ratio eh, kasi lumaktaw siya ng isa. No, lumaktaw siya ng isa. Pwede mong gamitin yung formula in getting your r, pwede yung ganyan, pero may shortcut naman dito. So, pwede mo naman gamitin yung ganyan, get the ratio first. So, what's the ratio? That is n minus k. Yung index, no? And then divide mo ito, yung 3 over 12, get its square root. So, yung n minus k mo dito is obviously 2, no? Palaging 2 to. Kung isa lang, ha? Kung isa lang yung hinahanap dito, yung in-between lang nila. So, 2 to palagi. You're always getting for the square root here. Kung isa lang, no? Kung in between lang nila. So ganyan ang mangyayari, no? Naalala ninyo yung paalala ko sa inyo sa geometry na meron tayong last year. Pinag-usapan natin yung ratio and proportion. 'Di ba yung law ng the fundamental law of proportion, the product of the means is equal to the product of the extreme. We have the common ratio here. For example, a over b is equal to the ratio of C over D. Yan. Ibig sabihin nun, yung ratio nila are equal, that's why they are proportional. Ganun din dito sa geometric sequence natin. All the ratios are common. So, they are all proportional.
yung mga ratio nila. No? So, ibig sabihin nun, yung ratio ng a sub 2 over a sub 1 is the same ratio of a sub 4 over a sub 3. No? So, what are the fundamental law of proportion? The product of the means, or the extreme muna ito, inano ko. The product of the means, ito yung means eh, is equal to the product of the extreme. Kasi pagka inano mo yan in ratio, a is to b yan eh. A is to b is equal to c is to d. Ito yung means, yung nasa loob. Ito naman yung mga extremes. No? Sabi dun sa fundamental law ng proportion, the product of the means, that means yung b times c mo, is equal to the product of the extremes, which is a times d. Ngayon, ito ang nangyari, we have a sub 1, ang hinahanap a sub 2, tapos ang hinahanap ang meron, a sub 1 and a sub 3. No? Ito yung tinatawag nating geometric mean. They have a common mean. Okay? So, ibig sabihin yan, yung a over b mo is equal to b over c. They have a common mean, which is b. Ang tawag dito sa common mean na yan, yan yung geometric means. Kung nalalapan niyo last year, no, na-take up ko na to. Sayang nga lang, wala ako, hindi ko pa nire-record yung mga lectures ko dito. So, we call this as geometric means. Okay, para kunin yung geometric means, we come up with the formula that it is equal to the square root of a times c. No? Para makuha mo to. So that means, i-multiply mo itong dalawang to. Pagka isa lang yung involved, ha? Kasi maaaring may mga instances na maraming involved dito. Eh. Pagka ganitong case, yung common ratio na talagang kailangan mong kunin dito. Pag more than 1. Pero isa lang naman eh. So all you have to do is multiply this and get the square root. No? Kasi bakit nga ba? Sabi nga natin the product of the mean. So that's b squared. Multiply mo sa a times d. Sorry. Anong nangyayari? Okay? Ito yung means mo, b times b. Extremes mo, a times c. So that's a times c. So in order to get b, extract the square root. B squared, the square root of b squared is b. Is equal to the square root of a times c. Ganun din ang gagawin nyo dito. I-multiply nyo lang ito at saka ito. No? And then get its square root. Yung square root niya. So magiging 3 times 12. Tapos kunin nyo yung square root. Palaging square root yan kapag kaisa lang ang geometric means mo dito na hinahanap. No? Palaging square root yan. And palaging yung i-multiply itong dalawa. So, pag i-multiply mo yung dalawa, this is the square root of 36. And what is the square root of 36? It's 6. Po, ma'am. Okay. Ngayon, gawin natin yung yung ginagawa natin kanina. Kunin muna natin yung common ratio nila. No? So, eto nga, yung sinasabi ko. Yung common ratio nila, it's 3 divided by 12 mo, this is actually 1/4. No? What's the square root of 1/4? What's the square root of 1/4? It's 1/2. Diba? The square root of 1 is 1, the square root of 4 is 2. So, that's 1/2. Ngayon, since ito yung common ratio niya, you can use now the formula that a sub 2, diba mas mahaba, no? Kung ganun ang gagawin mo. So, a sub 2 is equal to a sub 1, which is 12, times your common ratio. Ang common ratio natin is 1/2. Raised to, your n is 2 minus 1, that's 1. So, yan na mismo yung sagot. So, that's 12 divided by 2 is 6. Di ba parehas lang? No? So, anong gusto nyo? Yung shortcut or what? No? So, dito na tayo sa shortcut. Wala naman dito sa libro yung explanation nito. Naalala ko lang kasi last year, yung geometric means, ano ibig sabihin ng geometric means? No? Actually, sa yung geometric means, kasama ito sa tinuturo ko sa geometry. No? Yung pag,
I think about the sa mga sides ng ano to, ng mga ng triangle. So yung geometric means, yun yung principal square root ng product ng two positive numbers. No? Yun yung definition actually dun sa geometry. But anyway, so do you have any more question? Okay, sa number 4, obviously ang gagawin mo, kukunin mo na talaga yung common ratio. No? By using this formula, yung formula na binigay ko kanina, asan yun? In getting the common ratio. I think it's in the second one. Okay, this one. No? Pakisulat nyo nga, ay, kung mandun pa yung module nyo, tingnan nyo na lang. That is on page 7, I think. No? How to get the common ratio kapag ng extremes. No? So, you're going to get the square root, the square root pala, yung n minus k root of a over n over, a sub n over a sub k. Okay? So, yun ang gamitin natin. Kunin muna natin common ratio. Ano yung common ratio? Sabihin nyo nga, using the formula. Now, para makuha nyo kagad kung ano yung index na gagamitin, nakita nyo merong dalawang in-between sa kanila. I-plus 1 mo lang. So, we're looking for the cube root actually here. No? So, merong kang dalawang in-between. I-plus 1 mo lang, yun yung magiging index. No? Tapos, i-divide mo na ngayon itong a sub n, which is 54 divided by 2. Okay, sige. Anong mong sagot? 3. Okay, so the common ratio is 3. What's next? You all have to do is multiply 2 by 3. So, yung a sub 2 mo is 6. And then times 3 ulit, that's 18. And then times 3 ulit, it's 54. Gets nyo na? Gets nyo na ba? Mami, isa pa po. Isa pang example? Oh, nakakalito. Ah, nakakalito. Okay. Ulitin ko. Kapag isa lang ang in-between, gawin nyo na yung shortcut na sinabi ko kanina. No? In getting the geometric mean, in order for you to get a sub 2, no, in order for you to get this one, all you have to do is multiply this, get its square root. No? Multiply nyo lang yung dalawang number. So, a sub n times a sub 1, o kung anong pangilang term pa siya, basta meron siyang in-between. Kasi baka mamaya, maaaring meron siyang mga previous sequence dito, tapos ito pang a sub 3 na. No? Ganun pa rin naman, square root pa rin yan. So, a sub n times a sub 1, and then get the square root. Okay po? Yun na yung sagot mismo. Hindi na natin kailangan kunin pa yung common difference. So, kahit walang common difference, ito na gagawin nyo. Ngayon, kapag dalawa yung in-between niya, that means that's more than one. Okay? So, that means you have to get the common ratio. It is very important that you have to look for the common ratio. By using the formula, n minus k, yan yung index ng radical mo. So, we have a sub n over a sub k. Okay. Okay. No? Ano ba ang given dito? We have a sub 1 and a sub 4. So, yung n minus k mo would be 4 minus 1. That's why it is 3. No? So, we're going to get the common ratio. Kunin mo yung cube root ng ano yung a sub n mo? That's 54. I-divide mo ngayon sa a sub 1 mo, which is 2. So, that is, you're going to get the cube root of 54 divided by 2 is? 27. Okay. So, paano nga ba yung cube root ng 27? So, pwede mo i-prime factor kung hindi kayo ganun kagaling magkuha ng kung ano yung number na kapag minultiply mo 3 times 27. Prime factorization will do. So, yung 27,
Actually, it is divisible by 3 because 3 times 9 is 27. And then yung 9, divisible pa rin siya sa 3. Okay? Prime factors naman yung 3 eh. So, as you see, tatlong 3 yan. So, that means pwedeng magpiyansa yung 3 dito. Pwede mo nang i-eliminate to. No? Pwede nang lumabas yung 3. Magiging 3 na lang siya. That's why your common factor here is 3. No? Yung common factor mo dito is 3. Yung R na gagamitin mo dito is 3. Now, upon knowing that the common factor is 3, all you have to do is multiply it to the first one. A sub 1 mo. 2 times 3 is 6. So, yun yung A sub 2 mo. And then yung 6 times 3 mo ulit. Kasi times ka lang na lang times sa common ratio, di ba? So, we have 6 and 6 times 3 ulit is 18. Okay? So, ito yung A sub 2 mo, ito yung A sub 3 mo. Ito yung dalawang geometric means na hinahanap. Nag-gets niya na? Okay? So, pag hindi niyo pa mag-gets, just review the video. Mamaya, i-upload ko naman siya. Oh, I'm sorry. 308 na pala. Sorry ah. Sabi ko nga, ayoko masyadong i-stress yung utak niyo kasi very stressful talaga ang math, lalo na it involves analyzation. I want to give you 15 minutes break. The time in your clock now is 3:08. No? So 15 minutes or you can be back at 3:23. Gusto niyo ba mag-break or what? Gusto po. Okay, so yung last part is the arithmetic. Yan na naman, mahilig ko sa arithmetic. Geometric series naman, no? Tapos na tayo dito sa geometric means, geometric series naman. Okay?